guys, itong video na to ay sa hindi porket kinuhaan ko siya ng video is hinusgan ko po yung mga amo ko. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo ang buhay ng isang OFW. Ayan guys, ganyan ang buhay ng isang OFW pero tiis tiyaga kasi bawin-bawin naman ang pasahod ng aking amo. Ayan, mabait ng aking amo. So kahit ang gano'ng karaming trabaho, laban lang kasi sobra-sobra naman yung pinapasahod sa akin. So, napakaswerte ko sa kanila. Ayan guys, yan ang buhay ng isang OFW. Normal lang yung ganito guys. Normal lang to sa buhay ng isang OFW. Kahit isang bansa, talagang ganito. Mas may malala pa nga kasi dito. Sa lalo na sa Middle East, ganun. So, buhay ng isang OFW Hong Kong. Ayan. So, ayan guys. Buhay ng OFW. Sinasabi nila na masarap daw ang buhay namin kasi nasa ibang bansa kami. Malaki ang sahod. Oo, totoo yun. Malaki ang sahod. Pero, bawi-bawi din naman sa trabaho. Pagod at puyat. Gutom. Maraming hugasan. Maraming niluluto. Yan yung result ng kusina after magluto ang kunyang. So, ayan. So, ganyan ang buhay ng OFW sa anong bansa. Kaya bago kayo mag-abroad, pag-isipan nyo muna mabuti kung kakayanin nyo ba. Pero wala namang hindi kakayanin kung talagang gugustuhin, di ba? Kaya yan. Kaya dapat mag-ipon-ipon na tayo para ano, kung sakaling uuwi ng Pilipinas, may ipon. Para hindi habang buhay na mamamasukan tayo bilang katulong. So, ayan guys. Ang buhay ng isang OFW sa Hong Kong. Ayan. Inuna ko muna yung sahig. Nagmok muna ako kasi. Kaya kung mag-prito is very oily siya. So, nagmok na muna ako. Ayan. Diba? Yung ang linis ng kusina mo sa sahig. Pero pagdating sa taas, bongga. Ayan. Hindi ko binabash ang mga amo ko guys ha. Napakita ko lang sa inyo yung buhay ng isang OFW. Normal lang to guys. Kahit saan man tayong bansa, normal lang to. Trabaho natin to as OFW bilang isang katulong nila. Sinasawaran nila tayo. So, as of now, yung mga amo ko naman is mababait sila sobra. So, kahit gaano karami yung trabaho ko dito is sobra-sobra din naman yung sinasahod sa akin. So, kahit dito, masaya.